Yun yung first pass, second pass. And ito yung method slicer. Wow, iba na. Maputi na. So ito, ito yung dadaan, ito yung pupunta dito para i-sort niya yung mga iba-ibang kulay, matatanggal yung mga may ibang kulay. Ang matitira lang yung pure white dito sa dadaan. Ito na yung ano, ito na yung malinis. Wow! Ganda oh! Yan. Ito na yung final, finished product. Okay, pero bago dumating dito, mayroon munang analysis. Ayan, ito na. So, paglabas niya dito, ganito. But eventually, magpa-flat to. Yes. May platinum tayo. May platinum. But okay. Ginagawa lang namin siya mano-mano kasi medyo dahan-dahan kasi dapat yun eh. Bumibili ako nito na alam ko na. So kasama naman natin si Sir Jobert Guevara. At sir, ano naman ang i-discuss natin dito? Actually, the more advanced way of warehousing, ginagamit na rin natin yung grain silo. Okay. So we have a grain silo na walo. Ang capacity. Ito yung nakikita mo dyan, King. Ito yung pinunta natin kanina sa labas. Yes. Okay, sila yung silo. So ang capacity niyan is 1,500 metric tons per silo. Per tank, yes. So wow. Total of 8. So that's around 12,000 metric tons. Wow. So ang planning naman ng pag-store namin diyan is depende rin naman sa binabato sa amin ng warehouse department. So ito is naka-plano na per variety. Mm-hmm. And eventually yung stored palay or dried palay is dadaan niya ng production planning. So kung kailan imi-mill, kung kailan namin imi-mill, ano-ano yung mga uunahin at ano yung mga inputs na kailangan per required product. Yes. Mm-mm. So, ang silo, ang advantage niyan, syempre. So, ito sir. So, meron, anong tawag dito? Management system? So, that's SCADA po ang tawag dyan. So, that's okay. Supervisory Control and Data Acquisition. So, okay. Ang advantage niyan, syempre, sa equipment is centralized yung control natin. So, syempre, lahat yan is dito na ginagawa sa isang computer unit lamang. Mm-hmm. So kung yung mga typical na equipment kasi is per area, syempre may mga control yan. So ang dami nung kailangan mong i-monitor, mano-mano, kailangan tumakbo yung operator para puntahan to, puntahan siya. So dito nakikita. Kung dito ano, na lang lahat. Yes. So may mga sensors ang equipment natin, nakikita natin kung ano yung status ng isang equipment. So like ngayon po, dito sa nakikita natin sa screen, ano yung ginagawa ngayon? Anong nangyayari ngayon is, dyan? Ngayon is naglo-load ang naglo-load tayo ng dried palay. Naglo-load na? Yes. So, okay. Galing na ng drying. So, galing na drying. Asan po dyan ang naglo-load ngayon? Anong silo? Silo number 3 ang nilalagyan natin ngayon. So, that's DP7. So, currently, meron na siyang 152 tons. Doon na nalaman. So, yan naman is real-time na dadagdagan kung ilan yung actual na nailalagay na every batch ng ating drying operation. So, after niyang ma-dry, niloload na natin siya dito sa ating silo. Mm-hmm. So, yun. Basically, ang advantage talaga ng silo is yung controlled temperature. Controlled temperature. Yeah. So, ano yung controlled temperature sa loob ng silo? Actually, ang nire-recommend sa tropical countries around 18 to 24 degrees Celsius. Dito sa silo, sa loob po. Ano. So, medyo malamig? Medyo malamig kasi we are going to use po yung chilling
yung chiller. Oh, okay. So ngayon is meron kaming mga aeration blowers. Mm-hmm. So for the first 3 months, ang recommended is aeration blowers, okay lang. Pero after 3 months kasi niyan, ang recommend is kailangan gumamit na tayo ng chiller para mas ma-prolong o mas mahaba yung ma-maintain natin yung quality ng mga paddy natin. Mm-hmm. Okay. So eventually, kapag ang isang silo is scheduled na for milling, may mga conveyors din naman yung going to our papunta naman. Process. So halimbawa po, so ito yung mga silo, King yan, no? Yes. Nasa harapan natin. So ito po yung mga yan, yung 8. Apo. Okay, ano po ito, sir? So ito, syempre representation yan eh. Graphical representation or interface ng ating equipment sa planta. Yung ito yan? Yes. Kung napapansin niyo po sa drying kanina na dinaanan natin, meron tayong mga tinatawag na tempering tank. Okay. So, ayun. Ah, yes. King, pakita mo yan. Oh. Doon sa, dyan sa side na yan. Yan. Yan, yan yung mga tempering tank. Yes. So, okay. Sa tempering tank na yan, yan yung start or source na pinanggagalingan ng palay. Kasi yung tempering tank is dyan dinadala yung mga nadadry. Nadry. Nadry na palay. Dito dadaan. Yes. And then pupunta na dito sa silo. Yes. So ngayon, ito yung nalamanan. And then, pag mag-mill, pupunta rito. Pupunta po dyan, yes. So, kung makikita niyo po yung flow going to milling naman. So, meron din nag-mill ngayon? Wala pa? Na nanggagalit sa silo? Yeah, may nag-milling po ngayon. But, syempre, meron na kami na-store na palay doon eh. Mm-mm, mm-mm. So, simultaneously, hindi siya, hindi pa namin siya ginagawa. Ginagawa. Pero, soon siguro baka ganun na yung mangyari. Mm-hmm. Pero ano naman eh, ang bilis kasi naman ng transfer rate ng silo, so that's around 40 to 50 tons per hour. So okay lang naman na mag-store kami ng palay doon, so saglit lang naman yung i-consume na time. After or so kapag ka nakapag store na kami ng palay or nakapag nagkaroon kami ng staging area dito ng palay, saka pa lang kami pwede ulit mag-unload nung dry body sa dry. So kagaya ng pagkaka-explain kanina ni Madam Jeffrey, yung huling-huli yung nasa silo kasi nga na-store siya. Yeah. So pag naubos lahat yung mga nandito, then saka pa lang gagamitin yung nasa silo. So isa pang advantage kasi based on our observation din, no? So yung difference yung dalawa, yung traditional piling system, kung makikita nyo po yung magkakapatok. Ito yung traditional piling system. Yeah. King, pakita mo yung mga, ayan o, mga nakapatong-patong. Yan yung traditional piling system. Okay. So, ang kasi sa ganyan is medyo nagkakaroon ng nag-heat build-up sa loob, yung pinaka-core niya eh. So, ang tendency nun, mas madaling masira yung quality ng palay nung nasa loob kasi mainit. So, may study ang QA dyan doon sa ating relative humidity and temperature, syempre, yung moisture absorption sa loob. So, yun yung disadvantage niya. So, ang napansin namin, nung start kami gumamit ng silo, mas maganda yung nagiging quality ng aming bigas. So, mas mataas yung recovery kasi yung mga defective grains ay mas konti. So, mas mataas yung kanyang nare-recover na good grains. Okay. Sir, kailan kayo nag-start gumamit ng silo? Since 20... Actually, it's our, ano pa lang eh, pang isang taon pa lang namin ngayon. Oh. So, ito yung unang taon namin, o pangalawang season ng dry season, na gagamitin namin itong si silo. So, ano siya talaga, mas convenient siya sa operation. So, ilang tao lang ang nagmamanage ng silo? Isa lang, dito lang, si sir lang? Si sir lang. Oh. Kaya lang, yung operator natin. Kung dati, kinakailangan mo, meron kang mga taga-buhat, taga-karga, ang dami mo requirements sa manpower. So ngayon, mas konti and mas nalilesen yung time. So mas efficient. Sir, hindi ka nabobored dyan. Yan lang, tinititigan mo. Ano sir, ibig sabihin nung ano, yung warning na yon? So yung source nito is... nagkakaroon, may ito, warehouse, ibig sabihin, yung merong nanggagaling na palay from dryer, niloload natin to warehouse, so kaya nagbibiling siya. So ano siya, parang indicator lang naman yan. Indicator lang, okay. Okay, ano po yung mga binabantayan mo dyan na para hindi magkaroon ng problema? Sir, yung pong mga clogging, sir.
clogging, ah, may mga nagka-clog din. Yeah. Kagaya dito sa elevator. Ah, pwedeng mag-clog dyan. Pero pag nag-clog yan, sir, mag-a-alarm to. Mag-a-alarm yung system. Yes. So, okay. Dahil naki-interlock yung system, syempre, kapag kami nag-alarm, mag-i-stop yung operation. Mag-i-stop lahat. Yes. Para naman to give time yung troubleshooting. Kasi kapag mayroong huminto at umaandar yung iba, mas malaki yung problema. Para sabay-sabay sa lahat. Yes. Okay. Sir, thank you. May gusto po kayong i-discuss, sir? Sa milling, kasi actually ang next ito is milling na eh. Oo, sino po ang in-charge doon? Ako din. Ikaw din? Oh, din. Diretso tayo, sir. Okay. So, saan tayo pupunta? Babalik lang tayo doon sa pinaka-washing room kasi okay. Food processing na po yung puntahan natin kabila. So, again, sobrang swerte ng agribusiness kasi hindi ka basta-basta makakapasok sa mga ganitong facility. Mga modern facility na mga malalaking milling kagaya ng SL Agritech. Hindi ho tayo basta-basta makakapasok dito. Kayo ang pinaka-modern, sir? Pinaka-bago? Actually, lahat ng audits, certifications, customer audits, sinasabi nila, in comparison naman sa iba, kami yung medyo nagko-comply sa mga standards. Medyo na-maintain namin yung cleanliness doon sa lalo sa aming production ng bigas. Mm-mm. Kasi we follow yung food safety standards eh. So we are certified po na halal, GMP, HACCP, as well as we are certified din ng ISO. At ngayon inaay namin yung FSSC certification eh. So halos lahat ng certifications. Yes. Nararamdaman ko Makati. yung gilik ang tawag po doon. Mm-hmm. Ang gilik kasi or ang alikabok medyo normal sa rice mill eh. So kasi parang talagang yan ang parang nag-generate talaga ng alikabok yung pinakapalay po. Mm-hmm. So mamaya makikita nyo sa milling namin. Mas maalikabok doon. Mas maalikabok. So merong partition yung dirty part doon sa pinakamalinis na area. Mm-hmm. So hindi yung halos hindi mo nararamdaman kasi mechanized ano lahat. Yes, automated sir. Lahat. Yes sir. Although hindi siya lahat automated kasi may mga pagkakataon din kasi na kailangan naming isako or i-bag mano-mano yung palay. Like anong instances yun? Like for example nasabi naman kanina is yung may mga palay kasi kami na immediate kailangan namin imil eh. Oo. So, hindi namin siya sinasabay sa process. So, inuuna namin siyang i-pile or ilagay sa pallets. Then, eventually, after ilang araw, dinadala namin siya sa milling process. So, yung silo kasi is good for ilang months pa na storing yan eh. Oo. Bakit ano? Bakit ganun? May mga instances na kahit na bagong dating immediately, kailangan mo kasi siyang ilabas. Yung sa labas kasi sir, alam mo naman yung panahon. So, di ba, minsan, ang farmer, kalaban ng farmer, umuulan. So yung mga yun, kailangan nang i-process agad yun. So, kami po, hindi naman namin nire-reject yun. Kasi, tulong din namin sa farmer natin. Kawawa naman sila kung hindi natin tatanggapin yung palay. Oo. But, that's, kailangan pa naman, marerecover pa yung palay na gano'n eh. So, ibig sabihin, kailangan lang siya immediate ma-dry, immediate ma-mill na. Oo. Kita niya naman, stricto talaga as far as yung proper work attire. Kasi nga, food. Pina-follow nila lahat ng mga standards, ng mga certifications sila. Kaya, ganito po. So, ano po, mag-shoes? Yung watch. Bawal ang watch. Bakit po? Mga loose items yan, sir. So, pwedeng malaglag sa product eh. Okay. Actually, hindi naman tayo medyo mataas yung risk kasi hindi naman tayo yung input. Hindi naman tayo yung mismo nasa linya. Sila lagay dito. Pero, sige, sir. Sige. Tapos, pati shoes din, hindi na? Hindi naman tayo direct na humahawak ng produkto ngayon. Okay. So, sige. I-allow po natin. Sige po, ayan. Then, kailangan natin maghugas. Okay. Dito
Anong purpose? Ba't kailangan natin maghugas? Ano po, GMP namin, siyempre, may tinatawag po na cross-contamination eh. So, okay. Siyempre, kasama dyan yung mga inahawakan natin madudumi, baka mamaya masama sa pagkain. So, diba? the most important process na pagsunod sa food hygiene is yung paghugas ng kamay. Paghugas ng kamay. Okay. Kayo po taga-bantay? Kayo taga-huli ng pasaway? Ay, kailangan po. Ay, ano sa supervisor. Ay, hello po, sir. Kami po yung nag-check lately. Ng lahat ng protocols. Yes, sir. Ito, iiwan ko to, di ba? Opo, yes, sir. Okay. Sir, let's go. Tingnan nyo, super ganda. May mga lines, di ba? Para iwas accident. Tama ba? Ayan. May bigat, may pala, may bigat. Apo. Modern. So, the process of milling, so basically tinatanggal lang naman natin yung balat. So, ang maganda roon sa machine natin, sinaseparate lahat ng impurities. And sinusunod natin kung ano yung standard na tinatawag na well mill to kasi meron kang mga regular mill na tinatawag eh. Pero ang required sa product namin is well mill. So, ibig sabihin, winawhiten natin yung pinaka-bigas. So, in layman's term, ganun po yung talong dun eh. So, sa milling namin, we have different process na tinatawag. So, we have our pre-cleaning. Meron din tayo tinatawag na paddy husking, so yung nagbabalat ng palay. May tinatawag na paddy separator, so sineseparate niya lahat ng unhulled paddy. Meron tayong tinatawag na destoning, so tinatanggal lahat ng mga carryover na bato. Siyempre sa field, may mga carryover yan. And we have the process of whitening. So sa whitening, tinatanggal yung brown layer, diba? So pinapuputi. Then we have the polishing, the sifting, grading, and the color sorting. Wow, dami pala. Yes, so pagdating ng dulo, sigurado malinis na po yung bigas natin. Tanggal lahat ng impurities, lahat ng defectives. So yung defectives, yan po yung mga madidilaw, yung mga may damage, yung may mga part na nabulok dun sa bigas. So pagdating sa produkto, tanggal na po lahat yun. So, ano po yung mga diagram na to, sir? So, ito yung ating control na... Nang control to? Nang ating milling. So, nag-start tayo sa... So, nag-start tayo with pre-cleaning. Yes. Okay. Anong ginawa po dito sa pre-milling? Sa pre-cleaning, tinatanggal lahat ng foreign matters po. Yung foreign matters like yung rice straw, yung mga malalaki. O yung mga... Kasi may sumasama din minsan ng mga tali eh. Okay. So, kapag nakapasok sa machine yan, syempre, hindi lang masisira yung makina mo, baka pwedeng sumama din yung tali doon sa produkto. Pero, pagdating naman ng dulong process, is sigurado natanggal na rin yan. Pero, just to make sure lang, meron tayong pre-cleaning na tinatawag. So, okay. That's our initial cleaning process doon sa paddy. And then, pupunta sa rito. We have our paddy husker na tinatawag. So, mamaya makikita natin sa... Ito yung pagtanggal ng ipa. Pagtanggal ng ipa, sinaseparate yung ipa doon sa brown rice. Okay. Actually, pag nabalatan po yung ating palay, using our milling machine, brown rice siya. Brown pa, yung may outer ano pa, yes, na outer coating. Yeah, yeah. Okay. Okay, so, after noon, meron tayong tinatawag na paddy separator. So, sa paddy separator,
tinatanggal lahat ng mga natitirang palay na hindi nabalatan sa paddy husker. Okay? Mm-hmm. So normally it's 15-20% na naiiwan. Oh, yeah. Malaki ha? Opo, kasama talaga yun. Kaya meron tayong paddy separator na tinatawag. So, yung paddy separator, sinaseparate niya lahat ng dinabalatan, binabalik niya sa paddy. Binabalik, sa start. Yeah. Yes. Okay. Okay. And then? And then we have the process of destoning. So, sa destoning, tinatanggal yung mga bato. So, yung bato kasi, siyempre, galing ng field dyan, di natin naiwasan. Nakakain lang na harvest area yan eh. So yung destoning, sineseparate niya yung mga maliliit at malalaking bato dun sa brown rice. Mm. Okay, so merong osculated screen yan na nagbabibrate. So kung mapapansin nyo, kung hindi ko lang maipapakita yung loob kasi kailangan buksan eh. Pero kung makikita nyo yung operation ng destoning, humihiwalay pababa yung wood, tumataas o umakyat yung lang mga bato. So nire-reject niya. Okay, then so, after that, saan na pupunta? So after that, we have the process of whitening. Ito na yan. Yeah. This is whitening process. So syempre, kung gusto natin kasi, actually option yan, kung gusto natin mag-brown rice, brown rice, hindi dadaan ng whitening. Kasi we maintain yung outer, outer skin. Brown layer. Diba? Nire-retain natin siya, then ibabypass lang natin yung whitening. Okay. Pero in case na white rice yung ating produkto, dumadaan siya ng whitening process. So, merong tinatawag na brand removal o yung tinatawag natin na milling degree na sinusunod natin. So, kung ang specification natin is well milled, syempre, mas na kinakayod natin or mas tinatanggal natin yung brand doon sa ating bigas. So anyway, after kasi ng whitening, meron tayong tinatawag na paddy sifter. So sa paddy sifter, tinatanggal naman dito yung mga broken rice. Okay? Kasi di ba, nagkaroon ng friction yan eh. Diba, kinakaskas natin yan. May mga nadudurog pa rin. Ilang percent naman yung nadudurog? Actually, konti lang. Ang nare-recover namin actually is pagdating sa dulo is 45 to around 50% na head rice recovery. Lang? Yes. Pero ang broken is normally nasa 10 to 15% yan. Kasama yung magkakaibang sizes yan eh. May mga small brokens, may mga half brokens. So, yun. So, sa sifter, yun po, sineseparate lahat ng broken rice doon sa ating head rice. So, ang head rice, yun po, yung 75% size ng bigas, yun ang ginagawa nating head rice. 75% pataas hanggang pinakabakuha natin yung whole grain. So, yun po yung head rice natin. Head rice. Ito na yung finished product. That's our finished product po. So, ibig sabihin, yun na yung mga dadalhin sa dulo ng produkto. Okay, so, pwede nating makita yung actual. Okay. Alam mo yung mga pelikula nung araw? Patulog, magpatulog ka na. Yung mga pelikula nung araw na mga action movie na nagtatakbuhan sila, na naghahabulan sila, nagbabarilan. Para mga ganito. Pero modern to, modern. Attention ko tayo sa time is sa lahat. Oo, okay. So, hintayin natin. Okay, yung top percent. Automatic. Bigas na, oh. Okay. Ipalay na.
This is our whitening planet. Whitening. Yan daw yung whitening. Yan yung pinapaputi yung bigas. Maputi na. Pag-pag-pag natin yung brown rice, ganito na yung brown rice. Ito yung brown rice? Galing brown rice. White na to. White na to. White na siya, pero first pass pa lang. Oo, oh, okay. Medyo mas maputi siya. Alas siya rin. King. Ito na yun. Ito, bawal yata. Bawal, lutag. Ito. Second pass namin siya. Second pass. Yun yung first pass. First pass, second pass. And ito yung... Ito yung semi. Wow, iba na. Medyo mas maputi na siya. Maputi na. Yung pinapakitap kasi nito. So, ito po yung napakalis yung pinaka... Ito yung makintap na. And, ito naman. Yung mga malalaki lang. Malalaki na nito. Lahat ang lahat ng broken rice. Ah, ito yung broken. Ito yung reject. Naka-separate na. Reject yan? Reject yan. Yung mga malalaki lang ang pumapasok. Asa na po yung malalaki, sir? Ang, yung head rice mo. Head rice mo kukuha tayo. Doon sa dulo, no? Dulo pa. Ito. King. Yan. Yan na yung buo. Ito naman yung one half broken. Half broken. Day one fourth. Ito, ano, full na to. Ang galing! So, we have our color sorter din. So, pwede natin, pwede po natin. Oh, wow! Ang tinatanggal lahat ito ng yellowish, mga damage, at extra green. At ito na yung mga nire-reject natin. Ito po yung natatanggal dyan sa color sorter. Yung mga pamit. Okay. So ito, ito yung dadaan. Ito yung pupunta dito. Para i-sort niya yung mga iba-ibang kulay, matatanggal yung mga may ibang kulay. Ang matitira lang yung pure white dito sa dadaan. Meron tayong QA analysis na ginagawa. So may QA na nag-check ng ating output. So the process of yung analysis, mamaya ipapasa ko na lang po dun sa ating QA representative. Ito na yung ano, ito na yung malinis. Wow! Ganda oh! Yan. Ito na yung final, finished product. Okay, pero bago dumating dito, mayroon munang analysis. Yeah. Pina-check po yan kung pasok sa specification. Okay. So, magdadala tayo ng sample. Titingnan natin. Okay, let's go. Okay. So, Sir Jobert, anong gagawin natin dito? So, i-turn over ko kayo sa ating QA. Ah, okay. Okay. Sir Carlo, anong ginagawa dito? Matapos, sir, kayo i-turn ni Sir Jobert sa lahat ng parts ng milling machine. Ah. Ngayon, pag dumaan na lahat ng palay natin sa lahat ng parts, ito naman yung gagawin natin. Unang-una, kukuha muna tayo ng sample. Okay. Approximately 500 grams. Okay. Tapos, magitimbang po tayo ng 100 grams dyan para mag-analyze. Okay. Ang mga parameters po na ina-analyze natin dito is... Try natin. Mag-try tayo. Okay. 100.
Cancer. Dapat haluin mabuti para maging maganda. So more or less, kung anong lumabas dito sa 100 grams, so more or less, yung lumabas sa buong sako, yung buong batch. Tama yes, ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Up, sobra. Yan. Okay. Mayroon kasi, sir, tayong tatlong parameters na ina-analyze dito sa milling operation. Okay. Unang-una, yung percent defectives, percent broken, yung ginagawa po nila ngayon. Sa may percent broken, sir, meron tayong tatlong ina-analyze. Okay. Ito nga yung one-fourth, one-half, saka yung head rise. Ah. Out of 100 grams, ikakategorize mo yan. Yes, ilang kategori? Tatlo. Yes, sir. Saka tatlo yung, lang. Yes, sir. Percent defectives, percent broken, saka yung milling degree o yung pagkaputi ng ating output. Pag white, pag white, sir. Pero pag brown, wala na kasi milling degree ginagawa. So, anong magiging result dito doon ang adjustment? Yes, sir. Meron tayong mga product specs sa bawat variant. Ngayon, dapat pumasa. Kunyari, ang variant natin ngayon, Mipo White, may mga specs yan. Mm. Dapat pumasa sa product specs na yun bago mag-good ng ating mga QA. Tingnan mo, King, oh. Tingnan mo paano siya mag-sort, oh. Oh. Nakikita niya talaga. Ayan, sir. Accurate ba yan? Yes, sir. Yes. Oh, ito yung may kulay. Yes, sir. This color. Sa may percent defective, sir, meron din tayong tatlong ina-analyze. Ano? Chalky, damaged grains, tsaka itong yellow kernel o discolored kernel. Yan yung pinag-iwan yung kalay natin. So parang anim. Yes, sir. Iba kasi yung 100 grams ng broken sa 100 grams ng mga defectives. Grabe, maghapon ito lang trabaho mo, sir. Ha? Hindi ka nabo-board? May ibang ginagawa rin, sir. Ah, may ibang gagawin din. I see. So ilang gaano kadami ang kailangan mong i-test? Ito, sir, ginagawa natin to every 2 hours po. Kasi every 2 hours. Medyo matagal po kasi ito, 2 to 3 hours saka tayo nagre-retest ulit. Ah, okay. So posibleng may nangyari sa makina in 3 hours. Yes, sir. Pwede. Kaya continuous yung analysis. Sampling. Sampling. So from here, ang purpose nitong sampling ay ito actually is a quality checking. So quality. Kung pumapasok tayo sa specifications, sabi nga siya may frequency of checking. Mm. So yung frequency of checking na yan, meron mang hindi pumasok sa specs natin. Mm. Ayun yung time na nag-a-adjust kami agad sa setting ng machine. Ng machine. Yes. So kaya important na na-check siya every time or every set na frequency natin. Mm. So yung operators is very important din kasi very knowledgeable dapat sila to sa ating operation ng so that's why we get yung operator na merong experience at the same time yung kanilang puso sa pagtatrabaho eh talagang nandito sa area na to kasi mahirap kumuha ng operator ng milling actually eh. Okay, sir, anong next natin? Next is kapag pumasa na kasi yung product sa QA, dinidiretso na natin siya sa ating bagging or yung bagging na so pinapak natin siya into different SKU. So, makikita naman. Okay, tingnan natin. So, ito na yung makikita natin dito. Ito na yung actual na pumupunta sa mga supermarket? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, so, dito. This is our packing room. Not permitted beyond this point. But for this, we will. King. Pero pwede tayo. Exemption to the rule tayo. Okay, game. Oo, exemption. Ayan. Hello, hello. Ayan, ito na. So, we are using yung auto-weighing machine. Oo. So, yun po, ang operation natin sa pag-re-repack ng bigas.
dumadaan yan sa mga process na tinatawag na pre-production check-up kasi pwedeng magkaroon kasi ng inconsistency sa timbang eh. Mm. So, titingnan natin kung accurate yung timbang, yung pagkakasilba nung packaging is maganda pa ba yung luto nung ating sealer. Mm. Kasi pwede kasing bumalik sa atin yung produkto kapag hindi tayo nakakomply sa mga ganun. Oo. So, ito is medyo semi-automated lang kasi we do manually yung ating pagtitimbang yung automatic. So, paglabas niya dito, ganito, but eventually mag-flat to? Yes. May platinum tayo. May platinum. But, okay. Ginagawa lang namin siya mano-mano kasi medyo dahan-dahan kasi dapat yun eh. Bumibili ako nito na alam ko na. Okay. What else? Pare-parehas sila? Sometimes, ginagawa namin sabay-sabay. Like, kung sample, yung dalawang unit 5 kilo, yung dalawang unit 2 kilo. So, depende sa schedule. 2 kilos to. So, this is 2 kilos. Oh, wow. So, the reason why naka-enclose yung aming packaging room, kasi gusto namin, siyempre, yung environment ng worker, malamig. Mm-hmm. Yung hindi sila pagpawisan. Kasi, siyempre, masasama. Yung pawis niyan, pwedeng, siyempre, mag-contaminate yung product. And, yun nga, since nasa gitna tayo ng kabukiran, maraming bird na, pinaprevent naman natin makapasok, pero para makasigurado na hindi magkakaroon ng dropping ng bird, siyempre, enclose yung ating working area when it comes to packaging. Yeah. Okay, tingnan natin paano mag-flat. Ay, hindi ba nagkaroon ng hangin na? Yes, Min. Sa isang bag, ilan? Ilan ang laman? 10. Okay. Tapos dito, sir? We are just making sure na yung timbang ng produkto, lalo kapag nakakonsak na is the same. Tatama doon sa tamang timbang lang dapat. Kasi, di ba, minsan sa customer, sinasabi nila underweight. Oo. Diba? So, we have our, kapag babalikan namin yung batch, meron naman kaming records ng mga timbang yan eh. So, kung makikita natin, tinimbang na doon, tinimbang pa dito. Diba? So, 20? 20.6. So, pasok siya sa 20 kilos. So, ito yung palletizing na sinasabi. So, ang stacking niyan is nagpapatong-patong yan kung makikita po natin sa ating racks, no? Ito. Opo. So, after yan, binabalot din natin siya ng shrink wrap para hindi mag-collapse yung ating tabada. So, itong mga to, bakit ordinary lang? So, meron kasing customers po na generic plastics lang yung nire-require nila. So, syempre, mas maliit yung cost ng ano yan ng packaging eh. Pero the same quality the rice? The same quality of rice. Ito yung mga rice ni Robinson, ganyan. May mga special kasi na orders like ganito. Tapos i-re-repack nila. So, yun po, kapag na-store na yung finished product, before yung product release, dumadaan pa ng sensory evaluation. So, yung transfer ko ulit kayo sa QA for the explanation naman kung paano sinesensory. Sensory. Yeah. So, ito na yung ready for ano? For ano na to? Delivery? For delivery po, yung mga nandito. For delivery na. So, yun po. Actually, yun lang naman yung process ng planta eh. So, yun nga, para ma-receiving o fresh pala, yung nagaling sa field. So, dinadry natin yan eventually. And pinaplano yung ating dried palay from our warehousing. Nakaplano kung kailan siya imi-mill o yung rice o yung milling process. Then, pinapack namin siya into different SKUs. So, okay. So, yun. hindi pa tayo natatapos kasi yung part ng quality control nila ay kailangan nilang tikman yung rice. Yeah.
before ilabas. Bago i-release yung So meron din kayong mga rice test. Meron po. Taste test ganyan, yes. Meron. In-evaluate 'yan, nire-rate 'yan, may mga parameters na tinitingnan. Oo. So tinitingnan ano yung rating sa bawat parameters. And doon po magka-come up with kung papasaba yung lasa nung. Sir, so itong mini-meal nyo dito, sigurado walang halo? Wala po, wala. Talagang isang variety yung variety, yes, na yon, yun lang talaga yon. Kasi kung nakita nyo sa farm kanina, sir, meron tayong mga nagbabantay na technicians. So, ang variety ng SL Agritech is exclusive lang talaga sa production sa, ng SL Agritech. Grabe, kompleto. From seeds, yes, to production, to milling, to distribution, brand, yes, new pa rin. Apo. Kompleto. Nandito naman tayo sa anong department na to? Sa QA department. So, ito yung next sa milling. Okay. So, dito, after milling, once si QA is ma-approve na niya yung product and na-good na niya. So, ito yung tinatawag namin na product release through product testing. So, tinatawag namin siyang sensory evaluation. Oh, ang ibig sabihin nun ay? Ibig sabihin sa sensory evaluation namin, tinetest namin yung quality, yung physical appearance ng product namin. Kapag luto na? Kapag luto na at kapag raw pa lang siya, kapag bigas pa lang siya. Okay. Sige, ma'am. So yon sa bigas namin, sir, ginagawa kasi namin dyan, tinetest namin yung physical appearance niya, yung glossiness ng bigas, syempre yung odor ng bigas. Then, once na makook na siya, doon namin i-check din yung appearance niya, yung texture, yung cohesiveness, syempre yung, ano niya, yung taste and odor niya. Oh, okay. So dito, ma'am, anong gagawin dito? So dito, sir, ito kasi yung raw rice namin. So i-check namin yung physical appearance niya. Kung maputi ba siya, kung grayish ba siya, yung tinatawag nilang makutim. So may mga sineset kaming ano, standard specification for that. Then nasa na pag once na ma-approve na and good na yung product, then meron kaming evaluation testing. Okay. Paano ginagawa 'yan, ma'am? Through visual. Paano pa? True visual, then sa glossiness, true visual, then i-check din namin kung glossy ba yung appearance. Okay. Pwede ba natin i-demo yung actual na pag-testing? Ayan, eto sir, sa ano, sa bigas natin, igaganyan lang namin siya. Itingnan lang namin kung makutim or maputi yung bigas. So then sa yung, case nito, pasado? Pasado yan. Maputi. Pasado yan, sir. Maputi siya. Okay. Then after that, syempre, yung odor, amuyin natin. Oo. So yon, once na okay yung amoy niya, is pasado din po siya. Okay. Then, so after dyan sa raw rice natin, syempre, yung cooked rice natin, okay, sir. Sa cooked rice natin, unang-una is yung appearance din. Pakita natin. Yan, sir. Che-check din natin yung appearance nung kanin natin. Kung maputi ba siya or makutim siya. Then, sa syempre, case dito, ano po? Maputi siya? Maputi siya, sir. Maputi. Okay. Then, syempre, sir, yung texture niya. Kung matigas ba siya or malambot siya. So, ito is malambot dahil yung rice namin is hybrid. Is ang texture niya talaga is malambot. Then, yung cohesiveness din niya, yung kung sticky ba siya or moderately separated. Ano po ang classification niya? Sticky? Ito, sir, is sticky and moderately separated. Hindi siya, sir, yung sobrang dikit-dikit. Then, next is yung taste niya, sir. Yan. Titikman natin yung ano. Titikman natin yung kanin. Ano dapat ang ina-expect natin na ano? Siyempre, sir, ang product namin, yung bigas namin, yung taste talaga nito, sir, is masarap. Sabi nga, sir, kanin pa lang, ulam na. Ay, sauce. Kung sa chooks na ko, sir, masarap kahit walang sauce. Yung kanin namin, sir, kanin pa lang, is ulam na. Oh. Kaya, try nyo, sir, tikman. Pero mas masarap sana yung bagong ano, no? Yung bagong luto. Ayan, sir, bagong luto siya. Ano yung ibig ko sabihin, yung katatapos na lang siyang ininin? Diba yung nasa apoy pa? Opo. Yung pagkakuha mo dun sa apoy, yan ang masarap kainin. Pero yung kanin namin, sir, kahit bahaw na yan, sir, masarap pa rin yan.
Malambot pa rin siya. Hindi nagbabago, sir, yung taste niya. Masarap. Gusto mong magtipid, eh, doon yung Maria na lang bilhin mo para hindi ka na mag-ulam. Kasi kalin pa lang ulam na. Dahil ISO GMP Halal and HACCP certified kami and soon FSSC Food Safety. Venture, syempre yung product na nire-release namin is quality. Dahil we are selling a premium quality rice. So may binabagsak ka rin? Meron, sir. Pero hindi kami, sir, nagkakandak ng sensory once na hindi na-approve sa milling. Once na hold yun, hindi po kami nagkakandak ng sensory. Lahat lang, sir, ng nagood namin para ready to produce. Mm-hmm. Yan, sir, yung ginagawa namin. Bago nila ipack, we need na ma-ensure namin yung product namin is quality. Itura. True. Okay. So, ilang beses sensory kayong mag-sensory testing? Ano, sir? Di ba, sir, may every 2 hours analysis kami. Mm-hmm. Until matapos, sir, yung operation, then nagood na lahat ng product, doon pa lang kami, sir, magse-sensory evaluation. Mm-hmm. Daily? Daily, sir. Parang may ano siya, may lasa, may amoy, may ano siya, na parang may flavor. Opo, sir. Kaya nga po masarap nga siya, sir. Ano yung flavor na yun? Ano talaga ng rice yun? Oo, may ganon. Dito pa rin tayo sa SL Agritech at kasama naman natin si Angelo Marcelino. Sir, ano ang role mo dito sa SL Agritech? Ako po yung marketing ng SL Agritech Rice Division. Rice division. Yeah. Okay. Kasi sa SL may dalawang division siya. Uh-huh. Seeds division and rice division. Ayun. So yung seeds, yung binibenta nila yung mga seeds for farmers, then yung rice naman for end user. Okay, sir. So ang SL Agritech ay ang brand niyo na rice na sa market ay We have 3 brands, Doña okay. Maria, Willy Farms and Masagani. So yung Doña Maria, Masagani rice. So, yung Doña Maria, yung kinikater niya, mga middle to upper market, okay. Class market. Uh-huh. Then, yung Willy Farms naman, yung mga middle class. Uh-huh. And yung mga mass market. Then, yung Masagani, yung mga usually bumibili sa palengke. So, yung Masagani, masaganang ani, ibig sabihin. Oh, okay. So, yung Willy Farms naman, Willy, galing sa name ng kapatid ng chairman namin. Mm. Then, yung Doña Maria, galing naman sa mother niya. Ah, I see. Okay. So, ang first class is Doña Maria. Doña Maria. Okay. Yung discuss natin yung Doña Maria, ano ang difference niya doon sa other brands na nakikita natin sa supermarket? Okay. So, si Doña Maria, hybrid siya. Mm-hmm. So, meaning combined quality siya ng dalawang variety ng bigas or ng palay. Mm. So, natural process din siya. Then, pag cross breed, nagkakaroon tayo ng isang bagong variety ng palay na mas maganda pa kumpara dun sa dalawang parent niya. Mm. So, yun yung Doña Maria rice. So, yung kaiba, kagandahan niya sa ibang brand, kasi yung ibang brand, hindi siya hybrid eh. Mm. Tayo lang yung hybrid rice na package rice na binibenta sa supermarket. Mm. Yun yung Doña Maria rice. Oo. Natin. And ano sir, no? Yung buong business eh, from planting? Yeah. To ano nga meron kayong mga farmers na contract growers. Yeah. And then sarili niyong milling and sarili niyong produkto na nasa market. Yes. Okay. So bali nag-start kami sa seeds pa lang. Uh-oh. So si SL Agritech na yung nagde-develop ng seeds. Oo. Then papatanim namin kay farmer. Oo. Then once na na-harvest, imi-mill namin, bebenta namin sa supermarket. So meaning from rice seeds to rice bowl, yun yung capture process ni SL Agritech. Ano ang advantage ng ganong setup? Yung lahat, no? Mm-hmm. From, so, super, super kompleto yun. Yeah. Kasi yung iba nga, bibili lang ng seeds na itatanim. Mm-hmm. But kayo rin ang nag-breed. Yeah. No? Sarili yung kagandaan, exclusive kay SL Agritech lang yung seeds na ginagamit natin. Oo. Then, yun nga, control natin yung quality. Uh-oh. And yung taste, yun. Mm-mm. Okay, paano nyo dinidistribute yung mga rice niyo? So, yung product namin, dinidistribute namin sa 6 channels. Okay. So, we have in retail. Retail? Retail, ito yung mga supermarkets. Okay. Local and key accounts. Okay. Like yung mga SM, Robinsons, Pure Gold, etc. Ah, so yung mga bigas nila nang galing din sa inyo? Under Doña Maria and Willy Farms na brand.
Okay. So doon namin binibenta siya. Ah, okay. Sige, sige, sige. Sila yung doon nakikita na retail, retail outlets. Then large footprint sa Central Luzon, South Luzon, and NCR. Though cover natin nationwide naman. Ano yung mga distributors? Sa distributor naman, sila yung nagka-cater naman sa mga local key accounts. Like yung mga supermarkets sa mga probinsya. Mm-hmm. Like yung mga KCC, LCC, yan. Then next yung Horeca. Hotel, restaurant, catering services. Ooh. So yung mga mga accounts natin, mga hotels, mga restaurant, or yung mga nagki-cater sa mga airlines, hospitals, sinusupplyan din natin ng bigas. So the same yung Doña Maria? Yeah, Doña Maria and Willie Farms. Okay. Then next yung online. Yung may e-commerce online din? Available tayo Lazada, Shopee, Lazmart, etc. Mga online platforms. Then available rin tayo sa public market. Public market yung Masagani Rice. Okay. Then yung mga takal-takal naman yun. Then last yung export. May export kayo? Export tayo. Saan yung dinadala? So karami, we have, available tayo sa 13 countries. USA, UAE, Qatar, more on Middle East. Middle East yung tinatap natin. Oo. Yung mga audience natin, ano ang pwede, ano ang potential, ano ang pwede nilang pasukin na makakanegosyo kayo? So, sa mga audience natin, pwede nila pasukin yung reseller na reseller natin. Reseller. A program. Reseller, anong klaseng reseller? So, pwede nila ibenta to sa mga subdivision nila or sa mga areas nila. Okay. Or benta rin nila online, personal account like sa TikTok or kunyari may account sila sa Shopee, Lazada. Pwede nila i-resell yung product natin. Okay. So may mga agents kami na na humahandle nan for that. Ng mga ganun. Mm-hmm. Okay. Uh-oh. And farmers. So farmers naman for seeds division, nagbebenta kami ng mga seeds na hybrid seeds. Mm-hmm. Kagandahan sa hybrid seeds marami yung ani niya or marami yung yield. Compared sa ibang seeds or yung mga traditional seeds na ginagamit natin. So, halimbawa, farmer ako, bibili ako ng seeds, and yung seeds, ako nang bahala saan ko dadalhin later on. Okay. And may farmers din kayo na accredited na mga contract growers. Sa contract growers, si SL Agritech lumalapit sa mga farmers, pinapatanim yung seeds na dinevelop ni SL Agritech. Then once na na-harvest, si SL Agritech, 100% yung buyback niya. Mas maganda yan. Mas maganda. Mas secure ang farmer doon sa kita. Mm-hmm. Then 100% din bibili niya. Ni SL Agritech. 100% bibilihin. Okay. So nakita na, na-unload na nila. Yes. What's po next? After po niyan, doon na tayo sa final weighing natin. So doon, makikita natin kung ilan yung magiging net yung kilos. Kung ilang kilos yung bags na pinasok nila. Doon kami magbe-base ngayon kung ilang kilos yung babayaran namin sa farmer. Sa farmer. Yes. Ayan. So dito sa planta talagang 24/7 pala yung operation. So ngayon pa lang nag-uumpisa yung yung activity pagpasok ng mga ng mga palay from hinarvest kaninang umaga, ngayong hapon, paggabi dumating. So doon pa lang mag-start yung proseso. Okay, sir, thank you so much sa pagbigay sa amin ng ng opportunity. Alam namin na hindi basta-basta makikita ito nung in public at binigyan nyo kami ng chance. Sir, saan kayo makakontakt yung mga interested na magkaroon ng business with you? It's either gusto nilang maging contract grower or magbenta ng mga biggest na result and product ng inyong company. Okay. Para sa mga interesado sa SL Agritech, sa produkto na binibenta namin or ino-offer natin, bisitahin lang nila yung website natin na www.sl-agritech.com or yung Facebook page natin na at Doña Maria Rice and at Willie Farms Rice. Yan. Yan yung mga Facebook pages. Yes, okay. So lahat po ng contact details doon ay makikita sa website at saka yung mga Facebook pages nila. Thank you. Thank you, sir. Appreciation po. Thank you po. Salamat po sa pag-isip sa aming planta. Opo, again po. Thank you so much. Ayan. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke Online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke.
Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.